Hello guys! Ito ulit ang inyong Simply Fin na i-Cheryl and welcome to my channel! Ayan. Itong video na to ay isa na namang Q&A video. Kasi ang daming mga questions sa comment section na hindi ko masagot ng direct. Sorry po, kasi ang daming ginagawa. Parang ang daming ginagawa. Busy mood ang lola nyo. So, gumawa na lang ako na itong video para sagutin yung mga tanong na kaya kong sagutin doon sa mga tanong doon. Tapos, pang shoutout na rin ba? At salamat pala sa mga nag-subscribe na sa channel. Thank you very much po sa mga naka-appreciate. At doon sa mga hindi, thank you rin. Siyempre, para pare-pareho na lang. Diba? And yun. Pero bago pala tayo magpunta sa Q&A video, Q&A portion. Yan. Congratulations sa mga napili ng HSS para sa bagong batch. Congrats, congrats guys. May nag-chat na sa kasi sa akin, may nag-update na nakapasa daw siya. Nabigyan na siya ng module nung Monday. Kaya start na sila. Start na sila. So, congrats sa batch nyo. Tuloy-tuloy lang at magtulungan kayo. Tulungan lang, guys. Wala namang wala naman tayong ibang magiging prize dito kundi yung pagpunta natin dito sa Finland. Kaya magtulungan lang kayo. Kung sino yung may alam, sige, tas lalo importante yan, lalo na sa mga discussions, ganyan, pagkapalit ng, pagsaswap ng schedule, which is sa batch namin, lalo na ako, ang laki ng tulong ng mga naging kabatch ko sa akin dahil nagpapapalit sila ng mga schedule sa akin, kaya nakaka-attend ako ng discussion. Kaya kung sino, lahat na napagpapalit ako ng schedule sa discussion, thank you sa inyong lahat. Ayun, kaya importante din na okay kayo ng mga magkakabatch kayo. Okay guys? Tsaka avoid negative, think positive lang. So yun. Magbabasa na ako ngayon ng mga tanong. Thank you sa partner ko. Pinahiram niya yung cellphone niya. Pinahiram niya yung cellphone niya para mabasa ko yung mga tanong niyo guys. Busy siya. Naglalabas siya ng ginrocery niya. Partner, shout out! Galaba siya ng mga binili sa Kirputori. So, yung mga nandito, alam na ko ano yung Kirputori. Sa mga hindi pa, it's for you to find out pag nandito na kayo. Kung ano yung Kirputori. So, yun. Start na tayo ng tanong. So, mag-umpisa ako dun sa kung saan yung una kong nakita mga hindi ko na-respondan. Ito, si Laura Barotil. 2 hours ago. Kitos pali yun. Kitos din po. Tapos may tanong din pala siya. Magkano po kaya ang ticket? May open na po sa application form sa December 5. Antay na po ako kung okay po kaya yun. Ayun. Opo nga pala. Isa pa pala yun. Kasi nakita ko rin yan. Na nag-open na ulit sila ng bagong link para sa bagong batch sa December 5. Pwede na kayong mag-fill up doon, i-send yun na. Hindi ko lang sure kung sasend na agad nila kayo ng link para sa entrance exam. Pero ang masisigurado ko lang, it's either last week of November nila yan isasend. Kasi ganun yung nangyari nitong last batch. Tapos, ang result nun is sa December 5. So, kung maaga kayo mag-fill up, baka mainip kayo. So, kahit mga later na kayo mag-fill up, kahit mga November 20, ganyan, para hindi kayo masyadong mainip. Pero open na yan. Pwede na yan. Pero try nyo rin, mag-apply na kayo, mag-send na kayo ng application form, malay nyo, mag-send na sila ng entrance exam, diba? Pero ang opening yan, sigurado, dahil nilagay nila dyan, December 5, December 5. Unless, babaguhin ulit nila. Kasi alam ko tong last batch, yung nakapasa nitong mga nakapasok nitong Monday, dapat nung October pa yata yan eh. Kaso hindi ko alam ba, last Monday lang nag yung result ng exam nila. Ano
Basta basta nung Monday. November ano ba ngayon? November 3. Naririto na ako sa araw. No, October 31. Yun pala, October pa rin. So, yun. Tapos, nagtatanong din siya ng kung nagsasahod na daw ba dito. Opo, Miss Laura. Nagsasahod na po kami. Pagdating pa lang po dito, start na kami ng work. I know. Nag-rest kami ng 1 week. June 8 kami dumating. June 14 kami nag-start ng work. Tapos, hindi pa kami nagsahod agad kasi ang sahod dito ay pumapasok sa ATM. So, kailangan hintayin yun. Kaya yung mga pumupunta rito, sinasabihan na at least magbaon ng at least survival for 2 months. Kasi hindi po libre dito. May bayad po yung bahay, may bayad. Siyempre, bibili ka ng pagkain mo. Nasa sayo na lang kung paano pagtitipid ang gagawin mo. Mga toiletries, lahat. As in, mamumuhay ka dito ng sarili. Hindi po kagaya dyan sa Hong Kong, nasagot ni amo. Diba? Pero dito, tayo ang gagastos. Kaya, ang bilin talaga sa mga pumupunta rito, bilin ni HSS, at least 2 months survival. So, kung magkano yung aabutin nun, siyempre, depende po sa kung paano kayo gumastos. Kung magkano yung nagastos ko, yun na po tanongin. Ayun. Tapos, from Chopper Venture. Miss Cheryl, may alam ka na po ba na pumasa ng exam or naglabas na ba sila ng results about sa entrance exam? Ayun po. Ito, comment niya to 1 day ago. So, kahapon siguro to. Ayun po. Nung Monday, may nagsabi na sa akin na nag-send na ng module. So, yun na yung start ng bagong batch. Next po ay si Maricel Makalandag. Maki! Bay Makalandag. Hindi ko nakilala agad kung sino yung Maricel Makalandag. Hello po, pa-shout out daw. Ayan po. Ay, pa-wash out daw. Ayan po, Maricel, na-wash out na kita. Tapos, next. Next. Ang hirap pag hindi yung cellphone. Saan ba yun? Yan. Si Laura ulit, gaano po katagal ang process, ma'am? Huwag niya po kumina, ma'am. Sis na lang po. Ano, kami po ay nag-start ang batch namin is December. Nakapunta kami dito ng June. Pero hindi po pare-pareho yon. Depende po sa batch at depende rin po sa inyo. Kasi may times na yung iba kasi na eliminate, yung iba naman after ng A1 nabibigyan ng chance pero binabalik sa ibang batch. So depende po, hindi pare-pareho. Pero basta na ipasa yung A1 at A2, yun po sigurado na makakapunta rito. Tapos Ate, ask lang po si Shorts. Shorts ang mga lanya. Ate, ask lang po if magpa-medical na ano po pinapatest o check. Thank you. Kasi kami ano, ang meron lang sa amin po is TB testing lang. Sputum. Sputum test lang dun sa clinic. Dun na kami nag-ipon ng 10 ml na dura ulaway ba yun? Yun. 10 ml na yun. Doon na kami nag-ipon sa clinic for TB test. And then, yung medical, hindi ko po sure kung ano. So, dun sa mga nagpa-medical, please comment na lang po kung ano yung mga chine-check nila sa medical. Kung tulad ba sa Pinas. Kasi, hindi namin na-experience. Kasi, swerte. Hindi ko alam kung swerte o ano. Pero swerte namin na nagkataon na kasi na COVID noon. So, bawal maglalabas. Contact, social distancing. So, no choice, kundi TB testing lang. Tapos, medical, hindi na kami pinag-medical. So, blessing in disguise sa amin yun. Tapos,
Rita Ponyo, saan po kayo lugar sa Finland? Dito po kami sa Stamala. Bali province po ito, pero ang pinakamalapit sa amin is Tampere. Parang yun yata yung medyo mas kilala. Kasi parang ito parang bagong dinidevelop pa lang siya. Sa Stamala City, pero mas kilala yung malapit sa amin is yung Tampere. Tapos, si Chef R. Nice, sabi niya, thank you po. Thank you po sa panonood ng mga vlogs. And then, si Chris, thank you sis, sabi niya. Thank you din po, Chris. Si Marie Codilla Vlogger, ilang oras biyahe Hong Kong to Finland? Kami po 18 hours ang biyahe namin. Hong Kong to Finland. Finland Airport sa Helsinki. Bali, 18 hours kami. Tapos, may stopover kami sa Turkey, pero saglit lang. Isang oras lang yata, kung di ako nagkakamali. Kalimutan ko. Tapos, from Helsinki hanggang dito sa amin, 6 hours sa bus. Pero kasi may mga stop-stop pa yon, kasi hinatid pa yung iba namin mga kasama. So, total of 24 hours po bago kami nakarating dito sa bahay talaga namin. Mula Hong Kong Airport. Tapos, si Kezia Vien's channel. Hello po, ako waiting for the result ng entrance exam sa Sunday. Sana pumasa po in God's will. Ayun, Kezia Vien's, sana nga po. Please update mo naman po kami. At welcome po. Kung congrats po kung sa kung napagbigyan kayo. Ngayon kung hindi is may bagong opening sa December 5. Fill up na lang po ulit kayo ng form. Unlimited naman po ang pag-fill up ng form. At saka it's free. 'Yun ang importante. Tapos Regina Villafranca, hello sis, pwede bang mag-apply ang galing sa Kuwait? Ito po kasi sa amin, itong HSS, ang kinukuha niya pa lang is yung mga nasa Hong Kong at saka Singapore. Kasi less yung hassle siguro ng pagpaprocess ng papel. Unlike, hindi ko alam. Pero try nyo po yung ibang mga programs or ibang mga agency. Ang alam ko, FinCare. Try nyo po yung FinCare. Mag-inquire kayo sa FinCare. Paano ko ba sasabihin yun? Hanapin nyo po yung FinCare. FinCare.fiat, ayun. Tapos, message nyo po sila kung paano. Tapos, ang sabihin yung agent nyo ay si Sis Julie Alidem. Meron din po siyang channel, si Sis Julie. Makakakita po kayo dun ng mga vlogs din po niya about dito sa Finland. Siya po yung isa sa mga fina-follow ko talaga din noon. Nung nasa Hong Kong pa ako, yan, mga inspiration ba yung mga nandito na. Si Ate Lona from Batch 3. Lona Everywhere, yon. Minafollow ko rin yan siya. Si Miss Irene, official, yan. Follow nyo po yung mga YouTube channel nila. Pinagpo-promote na rin sila. Yon. Pero yun sa mga nasa ibang bansa, pati yata sa Pinas, sa Pinas naman, Top Make, kung hindi ako nagkakamali, Top Make ang meron doon. Si Shells Spike naman ang nakikita ko naman doon, na tagat. Hindi ko alam kung Top Make siya, o Silk Road. Hindi ko alam kung mag-sister company ba yun. hindi nasagap ng antena ko ba. Ayun. So, marami pong mga maraming mga vloggers kayong makikita. Search lang po kayo, yung mga legit. Marami po silang mga mai-offer sa inyo na magandang way para makarating dito. Nagkataon lang yun sa amin kasi mura. As in, free naman siya. So, walang bayad yung pag-aaral. Libre naman siya lahat. Bali, yung ginastos namin is yung ticket lang. Pocket money papunta rito at saka medical. Yung talaga lang. Tapos, from Antel Cruzada, good day. Ask ko lang po kung what time and day po yung online class po na binibigay nila sa Hong Kong. Oras at time po. Ayun, ang class po is through module online class.
Self-study po siya. Pero meron kayong tinatawag na teacher o OPE na makukontakt nyo through WhatsApp. May mga technical support. Actually, ano talaga sila? Gaguide talaga nila tayo. Ginaguide talaga kami. Gaguide nila talaga kayo. Self-study. Tapos maraming doon. Maraming mga extra materials. Nasa sa inyo na lang talaga yung pag-aaral. Nasa diskarte na lang talaga natin kung paano natin mapagkakasya yung oras. Siyempre, nagtatrabaho. Diba? Lalo na sa Hong Kong, Singapore, yung trabaho, minsan inaabot ng anong oras. So, tayo nakakalam ng oras natin, paano budgetin. Tapos, yung sa... pero after 3 weeks yata, merong tinatawag na discussion. Yung discussion is Monday to Friday lang. Ang alam ko, pakisabi na lang. Pakicomment kung may nagbago. Pero alam ko is Monday to Friday ang discussion between 9 p.m. to 12 a.m. Pero tigte 20 minutes lang. Ibig ko sabihin is may mga schedule lang yon. May 9 o'clock to 9:20. Tapos merong 9:20 to 9:40. Tapos 9:40 to 10. Ganyan. Kaya dyan napapasok yung, kunyari ang naibigay sa inyong schedule is 9:40. Hindi pa kayo tapos sa trabaho nyo ng 9:40. So natatapos kunyari kayo is 10:40. 10:30 tapos kayo. So 10:40 pwede na kayo mag-discussion. Dyan napapasok yung mga ka-batchmate ninyo. Pwede kayo makipag-swap sa kanila. Kung sino yung pwede ng 9:40. Tapos siya pala medyo late yung schedule niya. So pwede kayong magpalit. Mag-swap. Responsibility nyo na yon, hindi na yung responsibility ng HSS. Kaya, sinasabi na nila na, kung tuturuan din nila kayo kung paano mag-swap ng schedule, ng discussion. Tapos, merong weekly exam. Weekly exam. Every Sunday ang deadline. Kung alam ko, Friday mag-i-start. Sa amin noon, Friday nag-i-start, Sunday ang deadline. So, yung mga nakakapag-exam na agad ng Friday, pwede na sila Saturday para Sunday, wala, iwas stress na. Tapos ang result nun, Monday malalaman kung pasado ba or hindi. Tapos kung hindi pumasa, kung hindi umabot yung score nyo, bibigyan kayo ng redo. May chance kayong mag-redo nung weekly exam. Ngayon, kung hindi pa rin talaga umabot yung score, bibigyan kayo ng extra assignment para pag-aralan. Tapos nung tapos na, okay na. Proceed to next week. Pero syempre sayang, diba? Imbis na pang next week na yung pag-aaralan ninyo, kailangan nyo mag-review ulit. So hanggat maaari, kung kayang maipasa yung weekly exam, pasa na kaagad para proceed na kayo sa next topic. Kasi weekly yun, iba-iba ng topic. Tapos, asa na ba ako? Tapos na tayo kay Rose the Wonder naman. Kitos Palion Cisco, Maon A1 Nut, Matoy Von, Maon Suo Mesapian, God bless us all. Ayun, good luck, Rose the Wonder. Yan, nasa A1 na daw siya ngayon. Good luck po. At sana malusutan hanggang A2 at hanggang makarating dito. Nahadan pian Cisco. Alam niya na ibig sabihin nun. See you soon ba yan? See you soon yun, di ba? Partner, nahadan pian. Yeah. Nahadan pian. Tapos si Liesel Evans. Hello sis, ask ko lang ano mangyayari kung nabuksan ang entrance exam na hindi pa ready. Nabuksan ko kasi, tapos di na ako makabalik. May chance pa ba ako na makatake ako ulit? Aroy! Ayun, siguro hindi na hindi siguro na play ng buo ni sis Liesel Evans yung video namin nung nakaraan.
kabiling-bilinan namin na huwag na huwag niyong bubuksan yung entrance exam link hanggat hindi pa kayo ready mag-exam. Di ba, partner? Hindi na kayo makapasok ulit. Oo, kasi hindi na kayo makakapasok. Yun. Para doon sa mga December 5 na batch, doon sa mga magsisend ng application form ngayon, doon sa mga papalaring makareceive ng entrance exam link, please, orientation exam muna, orientation link muna yung i-open ninyo, panoorin. Huwag na huwag niyong bubuksan yung entrance exam link hanggat hindi kayo ready. At make sure walang tatawag sa inyo. Ano pa ba yun, partner? Walang tatawag, hindi kayo lobat. Malakas internet connection. Basta hindi dapat mawala sa screen nyo yung... hindi kayo ma-disturb. Kasi hindi na kayo makakabalik. Hindi kasi lahat ng iniiwan natin kayang mabalikan. Umugot ba? Hindi po kasi tulad lang yan. Matampuhin kasi sa HSS. Kaya huwag niyo siyang iiwan. Sigurado, ano lang po, tawag dito, hindi mo talaga siya mababalikan. Pero, hindi naman ibig sabihin na end of the world na. Pwede naman kayong mag-try ulit. Kaya lang, sayang yung chance. Kasi kahit anong gawin niyo, hindi niyo na po talaga yan ma-open. Isang beses lang talaga yan. Hindi kasi lahat nagbibigay ng second chance. Guys. Ugot. Hindi lahat nagbibigay ng second chance. Kaya, huwag nyo sayangin yung opportunity. May joke lang. Pero yun, seryoso yun, guys. Huwag nyong buwuksan, please, hanggat hindi kayo ready. Make sure na concentrate kayo, focus kayo dun sa entrance exam. Lahat ng kailangan yung details, yung pala email address, kailangan kabisado nyo. Kasi may na-experience yung isa kong kakilala na medyo nakalimutan niya kung ano yung email address niya. So, akala niya pwede yung pagbaback sa phone or di ba minsan may times, meron dyan sa phone time pinipindot niyo yung square na pag pinindot niyo yan, akala niyo pagbalik niyo nandiyan pa. Hindi pwede kay HSS yun. Nade-detect nila yun. Kaya, please guys. Tapos, huwag kayong mag-screenshot. Baka kasi matrace. Hindi ko alam ha, kung paano, pero baka kasi matrace, di ba? Shout out mo yung friend kong dalawang basis na yun, open ng trans exam, hindi na tuloy. Dalawang basis. Naririnig ka niya. Ayun, may pinaman. Ako rin yung friend ko rin. 2 times na rin siya. Shout out sa mga friend namin na at itigas ng ulo kasi ba? Pinagalitan. Pambira. Sabi na namin eh, huwag niyong bubuksan. Ayun po, mga friend na po namin yun ah. Pero, ang itigas ng ulo nila guys. Please naman, huwag niyong buksan. Huwag niyong sayangin yung opportunity. Ayun. Ngayon sa friend ni partner ko, kilala mo na kung sino ka. Baka daw naman sa susunod, pwedeng ayusin mo na. Ilang beses ka na niyang sinabihan. Ayan. Tapos next, si Annabel Gabriela. Hi sis, ask ko lang, kailangan ba mag-take ng caregiving course para ma-qualified as assistant nurse? Tsaka umaga ba yung discussion nila? Salamat, sana mapansin. No. No, hindi po kailangan ng caregiving course. At kahit meron kayo niyan, kahit meron kayo niyan, hindi siya credited. Kahit nurse ka pa. Kahit may diploma ka pa. Ayun pala, hindi sila humihingi ng ano kasi tawag doon, documents. Wala silang hinihingi ng documents, walang birth certificate, walang tulad sa Pinas na maraming ek-ek ba? Pero, ang advantage lang sa NARS, may alam siya, ayaw niya isali siya guys. May advantage lang siya sa tungkol sa mga medical na, ano? Yun, oo, tama. Yun lang ang advantage ng mga merong nag-aaral ng caregiver tsaka ng nurse kasi at least may experience na sila. Alam na nila yung mga medical terms, alam na nila
Yung mga hindi na sila nagugulat. Hindi katulad namin, pag may hinihimatay, nagugulat kami. Baka kami pa yung unang atakihin sa puso bago sila. Yun, kasi yun nga po, doon sa mga nakakapanood ng mga dating videos ko, wala po talaga kaming experience sa... wala kaming... Hindi kami nag-take ng caregiver or nurse. Hindi kami nag-ganon. Bali, dito na namin siya pinag-aaralan ngayon. At ang masaklap, hindi pa sa language na alam namin. Pinag-aaralan namin yung nursing, yung practical nurse, actually care assistant, caregiving, pinag-aaralan namin siya in a different language. Kaya nakakadugo ng utak, guys. Aral kayo ng language, promise. Number one naming tip yan sa inyo. So, yun. Umaga ba yung discussion? Hindi po. Tulad nung sabi ko kanina, 9 p.m. to 12 a.m. ng 12 midnight lang siya. Tapos 20 minutes lang yun. Tapos, mahirap din si Love View TV. Mahirap din ang exam nila. Lagi akong redo. Pero laban lang. Pero sa discussion, okay lang. Ayun. Yung sa exam naman po nila, medyo. Apo, may mga bagsak din ako na yan. Hindi umaabot yung score ko talaga. Pero laban lang, sabi nga niya. Maraming redo. Pero huwag kayo masisiraan ng loob dyan. Di ba, partner? Lagi kaming redo. Huwag kayo mag-aala, hindi kayo nag-iisa. Laging redo. Pero huwag naman yung ano. Kailangan pakita nyo rin sa mga susunod na week na nag-i-improve ba. Di ba? Kasi alam naman nila yan eh. Tsaka naiintindihan nila yung sitwasyon natin, yung nature report yun sa Hong Kong, Singapore. Naiintindihan nila yan. Alam na alam nila yan. Kasi hindi lang naman kayo yung dyan na una. Marami pa sa mga naunang batch pa sa atin. Tapos, next naman tayo ay kay It's Me Jen. Sis, anong day ang online class? May oras ba? Kasi di ba Sunday off lang tayo dito Hong Kong. Ayun, sabi ko nga po kanina ay self-study siya. Self-study siya, tapos kung may online class naman kayo, through WhatsApp yan, tatanungin kayo ng open yung available kayo sa time na yon. So, depende yan sa agreement. Next, si Vikay TV Channel, may narinig ka na galing na dito around Europe, but gusto mag-Finland? Actually, opo. Panoorin nyo yung, ito mag-recommend ako ng ibang vlog. Panoorin nyo po yung kay IrineT.official. Hanapin nyo po yung channel niya, IrineT.official. Pero try kong send yung link sa baba mamaya. Kakopi ko yung meron kasi siyang na-interview na galing ng dito rin sa Europe tapos nagpunta dito sa Finland. Meron siyang suggestion dun, hindi ko lang masyadong matandaan pero napanood ko yung video niya. Hindi ko lang masyadong ma-remember pero mas maganda kung kayo na mismo yung makapanood nun at dun kayo makapagtanong sa kanya. Kung hindi nyo pa nakikita yung channel niya. Pero kung nakita nyo na po, mas maganda. Tapos, si Linku Girl, Linku. Linku Girl, Linku, magkanong sahod, sis? Ayun, ang sahod po talaga dito na pinirmahan namin dyan sa Hong Kong is 1,900 euro. Na iba lang siya pagdating dito. Hindi siya pare, pero hindi po pare-pareho yun ha, sa amin lang. Pero okay lang, it's okay lang. Very, very okay lang sa amin. Kasi magbabago naman yun. Since mga student pa nga lang kami. May vlog na ako about dyan. So, hindi ko na siya masyadong itatopic ngayon dito. Kasi, pakitingnan nyo na lang yung vlog ko na isa about dyan sa topic ng sahod. Tapos, kay Linko Girl pa rin galing. Pwede po bang high school grad? At pwede po ba mag-apply ka agad pagdating sa Hong Kong? May experience po ako Taiwan, alaga ng matanda. Actually, opo, pwede po ng pwedeng high school graduate ang alam ko. Kasi doon sa application form, basta free naman kasi siya, guys. Tapos, hindi siya, tulad nga sabi ko, hindi siya humihingi ng kahit anong documents, mulang diploma. Wala kayong kailangang ipadala mula Pinas ng mga school credentials. Walang ganun, guys. As in, Hong Kong ID lang ang hihingiin nila sa inyo once na nakapasa kayo sa entrance exam.
Tapos pwede po mag-apply ka agad kahit na first day nyo ngayon sa Hong Kong, na unang araw nyo ngayon, first timer kayo, mag-apply po kayo kayo kaagad, pwede kung ganun kalakas ang loob ninyo. Kasi syempre pag first timer ka tapos bagong lipat sa amo ganyan, syempre makikisama ka muna sa amo, 'di ba? Sumahati talaga yung attention. Kaya nag-isip din po muna kayo kung carry ba sa schedule, kung kaya nyo ba na sa sarili nyo. Kasi tayo naman makakaalam po nun eh. Kung hindi pa kaya, siguro antay kayo para sa susunod na batch. Pero kung sa palagay naman nyo is kaya na, go na. Subukan nyo na. Kasi hindi, libre naman siya. So walang mawawala po sa inyo. Libre siya. Kung nasa loob na kayo ng program, pwede naman po kayong mag-quit. Kung gusto nyo na, magpaalam lang kayo kung hindi talaga kaya. Nasa sa inyo na rin po. So, malaya tayo dito. Walang pilitan, guys. Tapos, hi, si Ivy Joy Garita. Tama ba yun? Garita, Garila. Ivy Joy. Hi po, may babayaran po ba? Salamat. May babayaran ba? Paano may babayaran? Ang kami po, wala kaming binayaran dito sa HSS. Actually, sila pa nga ang nagbayad ng visa namin. Yun pala, yung visa sila nagbayad. Yung unang visa namin, papunta rito, sila nagbayad. Tapos, ang gastos lang namin is yung ticket papunta rito at saka medical. Yun lang. Pero kami na rin ang gumamit. Wala kami binayad sa kanila. Kahit yung online, yung module, wala kami binayaran. Mga materials, wala. Libre lahat. Tapos, from Linko Girl, ayun, anong website sis? Yung website, ipopost ko mamaya sa baba. May Pinas po ba? Sorry, wala po sa Pinas. Pero merong ibang agency na kumukuha sa Pinas. Tapos, si Faith si Pamplona, Cebuana, Cubay. New subscriber here. Pwede po ba mag-apply from Pinas at may age limit po ba? Salamat. Ayun. Hi, Faith. Thank you po sa pag-subscribe. Thank you talaga sa lahat ng mga nag-subscribe. Hindi man comment kayo maisa-isa, pero thank you po. Tapos, nasagot ko na po. Wala pa po sa Pinas, Hong Kong at Singapore lang. Si RL Tejano, hi mga ate, pwede po ba malaman ang link? Interested din po. Ilalagay ko po sa description mamaya. Tapos, si Egore, hello po ma'am, hello din po sa inyo. Jocelyn, hello din po. Tapos, si Lynn DLHK Adventure. 1 month ago na to eh, sorry sis ha. Baka na, di ko alam kung nasagot ko ba to. Sis, ask ko lang yung after ng A1 exam, then every Sunday may recap sa ibang student selection lang siya, para saan kaya yon. Alam ko parang nasagot ko na to. Pero yon para dun sa mga hindi nakabasa nung sagot ko, ang alam ko dun sa recap is parang review lang yun kung saan nila nakikita na parang kailangan yun ng konting tulong, konting push. Ganyan sila ka-supportive, guys. Ganyan sila nila kayo tutulungan hanggang sa makarating dito. Tapos, Marlon Mendoza, hi mga sis, paano ba mag-apply dyan? Kabayan, salamat. Same here, Hong Kong Now, panotis po, salamat. Ayan po, isend ko po yung link sa baba. Paki-open na lang yung page nila at pwede po kayo mag-send sa kanila ng message. Mag-reply po sila kaagad sa inyo. Tapos, si Inday Badiday na, under ba kayo ng HSSCs? At sure ba talaga na pagdating dyan may work na agad at magkano ang salary? Ayun, kay Inday Badiday, opo, under po kami ng HSS at sure po na may work agad pagdating po dito. Magkano salary? May bukod na po akong vlog. Pakipanood na lang po. Salamat. Tapos, si Leia Mazon, mas mahigpit na sila ngayon, hindi kagaya dati na wala daw score ang discussion. Ewan ko lang if totoo. Tapos dati daw walang elimination, now meron na. Ayun, linawin ko lang, kami sa batch 20, meron naman po kaming score. May score po ang discussion namin. Ayun, sa mga magtatanong ng score ng discussion, ang sabi kasi nila, hindi po ako sure ha,
Pero sabi nila, hanggat maaari, at least 3 pataas. 3, 3.1, 3.5, 4, 4.5, hanggang 5. 5 yata, 5 ang pinakamataas. So, at least, sana magawa niyong 3 to 5. Between 3 to 5 ang score. Huwag bababa ng 3. Tapos, discussion, tip na rin, pero may bukod na kaming video dito para sa discussion tips. Please po, eye contact dun sa native speaker para sigurado siyang hindi kayo nag-cheat or wala kayong binabasa na iba. Tsaka, smile. Huwag niyong kalilimutang mag-smile, guys. Yan ang number one na ano nila. Tsaka, huwag niyong gawin yung discussion na parang interview. Panoorin niyo maigi yung video niyong sa loob ng module about sa discussion. Kasi yun na yun ang mangyayari. Pero yun lang yung isang tip ko. Huwag niyong gawing parang interview yung discussion na ini-interview kayo. Tapos yung native speaker yung nag-interview. Huwag, guys. Gawin yung parang new friend yung makikita niyo sa screen. Ano, palitan kayo. Kapag tinanong niya kayo, kung kaya niyo ibalik yung tanong niya sa inyo, true language nila, gayahin niyo kung paano yung sinabi niya, gawin niyo. Basta maintindihan nila kayo, guys. Huwag kayo masyadong mag-isip about sa grammar kasi hindi sila masyado sa grammar. More on yung mga root word, kahit yung root word lang, okay na sa kanila yon. Tapos may elimination sa amin sa batch 20, may elimination na. Tapos, Renaline Andres, dapat po may caregiver experiences at ilang months po bago makaalis after makapasa ng exam at language training at how much. Ito, nasagot ko na po yung iba kanina. Tapos si Laureline Rekelman, HSS din ako sis, pwede ko ba malaman messenger mo sis? May aksana ako, salamat po, group 47 po kami, 1 month ago. So yun, di ba kasi ako nagbibigay messenger, pero yung iba nahanap ako. Ang gagaling nila. Ang gagaling nila. Ayun, ano na lang sis, comment ka na lang ng tanong mo. Kasi minsan kahit naman mag-send ka ng message sa messenger, baka hindi ko rin makita kasi di rin ako pala-chat ngayon sa messenger. Kasi nga po, ang dami namin ginagawa. Kaya ito, pag may time na ganito, ubusin ko na lang sa pagbablog para isahang sagot na lang. Next, good luck pala sa mga group 47. Tapos, galing kay Lovelyn Rekelman pa rin. 1 month ago na rin to. Sorry talaga, ngayon ko lang nabigyan ng time mabasa. Wow, thanks God, I found your video dito ako, Hong Kong sis. A1 na ako, nahihirapan na ako. But because of this video, encourage naman ako to pursue my dream. Ayun, thank you rin po. Doon sa mga nagsasabing na inspire sila ng video. Tsaka doon sa mga batch na mag-send ng mga videos namin para inspiration nila. Thank you sa inyo. Kami po mag-thank you. Tsaka masaya kami na nakakatulong sa inyo kasi yan din yung nagawa sa aming tulong ng mga naunang batch. Sila Ate Lona, Lona Everywhere, yan, taga batch 3 siya. Yung mga vlog niya, tapos yung iba pang mga HSS din alam ko. Sila mga nakatulong talaga. Si Sis Julie Alidem, yung mga vlogs niya about